deserves a trust and worship. Rock solid, our loving Lord is rock solid. Rock solid, God wants us to be rock solid too. Blessed day mga kapamuso! Ngayong araw na ito ay espesyal dahil muli tayo po ay sama-sama na naman sasamba sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan kasama ng ating mga pamilya. At sana dumating ang panahon, di ba, na hindi na po tayo magsusulo yung mga nagsusulo. So, let us invite ang ating mga kapamilya sa pagsamba dahil para mas makilala pa nila at maranasan nila ang ating Panginoon. At ngayon po, nais ko pong ibahagi sa inyo yung 1 Corinthians chapter 12. Sinabi dito, binigyan tayo ng spiritual gifts through the Holy Spirit. Kung ikaw ay binigyan ng gift of healing, magpagaling ka, binigyan ng administration, na gift of administration, mag-administer ka, teacher, magturo ka, at marami pa pong mga spiritual gifts yan. Pero mapapansin po natin, pagdating sa pagsamba, hindi po natin kailangan ng spiritual gifts. Kasi ang pagsamba po ay isa pong, number one, ay isa pong desisyon. Desisyon na kailangan natin gawin. Nasaan man tayong lugar, kailangan mag-decide tayo. At ang decision dapat natin that we will worship God no matter what. Pangalawa po, nararapat lang. Bakit? Kasi karapat-dapat po sambayin ang ating Diyos. Dahil siya ay napakabuti. And why not? Ibigay natin yung Sunday. Diba? Ilang oras lamang. Shows 1, yung video 1, video 2, and of course yung preaching, ibigay natin para sa Panginoon. Dami nating yung sa ibang bagay, ang dami nating oras eh. Huwag nating gayahin yung sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 22. Let us not provoke God to jealousy. Ang Diyos po ay seloso, sa tamang pagiging seloso at karapat-dapat lamang naman po na magselos siya sapagkat ibinigay niya ang lahat sa atin. Ang kagandahan pa dito, yung shows natin, alam po natin, yung church mismo, tayo pong mga Kristiyano, yung katawan natin, pag pinagsama-sama, nakakabuo tayo ng spiritual na katawan, we are the church and the head is Christ. Pero ang kagandahan po dito sa shows, yung church, physical, church, building, ay dinala po sa kanya-kanya nating mga tahanan. Kaya wala pong magiging problema, diba, sa oras natin. At nais ko pong basahin sa inyo yung sinabi dito sa verse 12, 1 Corinthians chapter 12, verse 12. For even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. Ano po yung makikita natin dito? Tayo pong mga Kristiyano, tayo mga kapamuso, ay nasa iisang katawan, at ang ulo ay si Kristo. Isipin nyo, nasa iba't ibang lugar tayo, merong Antipolo, Taytay, Binangonan, at Cavite, sa San Mateo, iba't ibang lugar, and we are all bahagi ng katawan ni Kristo. At sa mga bawat lugar na iyon ay sumasamba tayo sa ating Panginoon. Napakasarap po niyan. Yung presence ng Diyos ay ikinakalat natin through our worship. At higit sa lahat, sa ating pagsamba, nasisiyahan. And we are not provoking God to jealousy. Let us glorify God. Let us please Him. Let us offer this day, this hour for Him. Let us worship the Lord God Almighty, our Savior. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Sapagkat kami po ay naging bahagi ng katawan ni Kristo. At narito kami para sumamba sa iyo. Tanggapin niyo po ang aming alay na pagsamba. Kayo po ay mapasaya namin. Kayo po, Panginoong Diyos, ay talagang ma-please, Panginoon. Lord God, tanggapin niyo po ang aming alay, ang aming katawan, ang aming puso. Maparangalan ka. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ginagamot niyang lahat. Ikaw, aking
sa'y papurihan at huwag mong kalimutan yaong kanyang kabutihan. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niya taba. Ay papurihan at huwag mong kalimutan yaong kanyang kabutihan. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong kalimutan yaong kanyang kabutihan. Diyos ay papurihan at huwag mong kalimutan yaong kanyang kabutihan. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong kalimutan. Crucified to set me free.
Gamit